Kumusta mga idol? Welcome back sa Chain Driven. Kung maaalala nyo, yung nireview ko tong weapon 4 piston, weapon force 3.0 natin, may issue diga yung rear brake. Pag pinisil nyo, nalusot, halimbawa ikuan. Pag pinisil mo na bigla, okay naman. Kaso, pag halimbawa nag-modulate, yung nilugan mo konti yung hawak ang pisil mo, halimbawa, hindi ka naman mag-full stop. Pumrendo ka, nagmi-minor ka lang. Tapos nilugan mo konti yung hawak. Pag pisil mo ulit, dediretso na siya, wala nang preno. So napanood ng mga taga-weapon yung review. Nag-send sila ng kwan, ng parang kung paano daw ayusin. Eh, nung mapanood ko yung video, tingin ko pala, hindi naman yun yung solusyon dito. Dahil ang tingin ko talaga, kung nagli-leak, internal leak nga kung tawagin. Pag dahan-dahan ang pisil mo, yung mineral oil na nakakalusot sa likod, doon sa goma sa loob, babaklasin natin mamaya, papakita ko sa inyo. Nalusot. Ang resolution na sinabi nila, babumbahin mo, babumbahin hanggang sa tumaas, yung pinakamataas na level niya pagka nakapisil ka ng todo, tapos bubuksan mo tong cap, parang pasisingawin yata yung hangin, ang purpose nila doon. Tapos, isasara mo ulit, tapos siya mo bibitawan. So, tinry ko pa rin dahil baka maayos. Pero wala, ganun pa rin. So, sablay. So, sinabi ko sa kanila, wala, hindi na ayos. Ayun, ang reply sa akin sorry to hear that. So, walang pag-asa. Hindi ko naman sila masisi dahil may warranty sila, pero ang problema ngayon, akin ay online ko nabili, edi wala akong resibo. Ngayon January, uuwi ako ng Pinas. Inisip ko naman, kung isiship ko rin arep doon sa binilang ko, tapos mag-iship ulit ng bago, mahabang usapan, sayayaan na lang. Pag-aralan na lang natin kung anong laman ito. Total, nagana naman yung front. Ang binabala ko dito, pag walang pag-asang maayos, susubukan ko lagyan na lang ng lever ng kahit ng series na Shimano, parehas naman mineral oil. So, tingnan natin, parang tatanggalin lang yata itong yung adjustment ng lever, ito. Lulubog lang ng todo itong adjustment na sa lever, yung para, yung sa reach. Lulubog lang ng todo hanggang sa humiwala, yun nga lang kaya. Ayun. Tapos, ayun. Uy. Ano yung laman? May circlip lock yata ang tawag dyan, circlip. Lock ring, gano'n. Na ginagamitan nga ng ganitong plies. So, kaya bumili. Para dito, subukan natin tanggalin. Na the place. Yun, tanggal. Bali lang pala. Yan o, tanggal na. Tapos, bunutin na natin ang plunger. Baka tumapon ang mineral oil. Naganda na akong tissue. Ay! May pala. Para yung nagtutulak, hiwalay pa pala yung plunger. Ay, kailangan na panundot nito. Para may tulak palabas yung kuwan. Ay, baka naman malalaglag na. Yun, nalaglag na nga. So, ito lang, napakasimple. Bale, ito ang itinutulak ng pag nag-brake. Ito ang itinutulak ng lever, papasok. Ang mineral oil nandito sa part na ito. Ito ang nagtutulak sa mineral oil. Ang problema, pagka hindi lapat na lapat itong rubber na ito, pag hindi yan lapat na lapat doon sa butas na itong lever, lulusot yung fluid, yung mineral oil, hindi pepreto ng ayos. Yan ang nangyayari sa atin. Pag naman binigla, nagsisil siya. Pag binigla mo yung pisil, kumbaga naglalak dahil siguro biglang tumataas yung pressure sa side nare, nagsisil itong gilid, nalapat ng ayos dun sa body nitong lever. Pero pagdahan-dahan, nakakatakas yung mga fluid sa gilid.
napunta sa kabilang side. Tapos aring naman yung nagpe-prevent ng kuan, aring o-ring na aring nagpe-prevent ng leak sa dito sa labas ng lever. Parang ayos naman. Tataka din eh. Ang masama kasi pag ang naging defect ay yung loob, pag ang halimbawa ang butas ay hindi bilog na bilog. Bahay nagka-defect sa manufacturing. Hindi maganda yung bore, yung butas. Medyo may halimbawa nagka-gas-gas na malalim o kaya ay hindi medyo oblong yung butas. Eh di hindi lalapat ng ayos tong goma na to. Pwede yan. Yung rubber na yan, kailangan lapat na lapat yan. Ang napansin ko, parang medyo matigas to kumpara sa mga sakin ko nakakapag-ano ako ng sasakyan ng kaunti. Medyo may alam din kaunti. Pero parang mas malambot yung pagkagoma ng mga nasa kotse. Yung mga sa brake master ng kotse. Ito medyo matigas. Pag ito ay hindi gumana, ang... Kasi wala naman ako nakikitang pwedeng gawin. Ang isang option, i-message ko ang kwan. Kasi tingin ko walang mabibili nito sa kwan eh. Sa auto supply. Susubo ko i-message ang weapon. Kung may nabibili sa kanilang replacement nito. Pero parang buo naman eh. Susubukan ko rin. Pag meron silang pang palit, subukan kong palitan. Mukha namang ayos eh. Kaya, tubulin ako. Posible rin kasi na halimbawa ikwan, may biak itong fluid, kaya lang hindi ko may biak para to. Kahit bilisan mo yung pisel, hindi dapat kakagat. Ano pa rin, lulusot pa rin dahil butas eh. Kahit mabagal, kahit mabilis ang pisel, lulusot at lulusot yung fluid, so wala tong butas. Ang problema nga lang nito yung hindi masyado nalapat sa ano, do sa butas ng lever. Subukan ko na lang bukahin. Baka sakaling pag binilik natin ilalapat. Kasi bubuhin ko na dito. Wala naman pala tayong gagawin dito. Wala sa screwdriver na maliit. Ito, subukan ko na lang na anuhin. Na parang ganyanin. Baka medyo bubuka. Baka lalapat. Medyo matigas ang pagkagoma. Sana gumana. Dahil ano lang ito eh, yung kumbaga gabuhok lang ang angat. So yan, sinusubukan kong bukahin. Baka pag binalik natin eh, lalapat na. Kasi kung sisipatin nyo ngayon, medyo yung goma eh, mas malapad na kaysa sa dito sa aluminum na part. So, lalapat na siguro yan. Nung napansin ko, hindi ko na napakita talaga sa inyo. Nung unang pagkabunot, parang pantay lang yung gomang yan sa, dito sa aluminum na part. Parang pantay lang. Eh ngayon, parang medyo lampas na. Mas malapad na ng kaunti itong rubber. So, sana lumapat. Pag aril lumapat, hindi, wala na tayong problema. Pag hindi pa rin lumapat, susubukan kong magtanong sa weapon kung meron silang nabibiling ganitong ano, repair kit nito, itong goma. Parang ano eh, parang sumunod naman siya sa ginawa natin eh, lumapad ng kaunti. So, silipin ko muna itong butas. Nisip ko baka may gas-gas. Wala naman ako makita. Ayos naman. Kaya lang, baka naman mamaya nga, oblong ang problema. Hindi pag oblong, wala tayong magagawa. Hindi natin ito pakinabangan. Kahit mapalitan itong goma, hindi pa rin lalapat. So, babalik ko muna rin. Susubukan natin kung may nagawa yung ating ginawang pagsungkit dito sa gomang to para bumuka. Pag wala, next option, tatawag, magme-message ako sa weapon. Kung may nabibiling... Wheel cap ang tag sa pansasakyan to eh. Pag wala, ay di palitan na lang natin ang lever. Tama ka. Lagyan na lang natin lever ng non-series. So, wala. Papasok na uli. Okay. Parang lumapat nga yata. Sakto-sakto lang. Dulo na rin yan.
na. Kakabit ko na uli sa bike. Wala naman tayo nakita ng problema. Sana yung pagsungkit-sungkit natin yun ay maging solusyon. Pag hindi, isip tayo ng ibang magagawa. Okay. So, lalagyan ko ng mineral water. Ay, mineral oil. Hindi ko makita yung aking bleed kit. Buti lang meron din yung syringe. Ibaburp ko na lang dahil hindi ko man nagluto, so kataasan ng dito lang may hangin sa bukana. E di pwede ng burping na lang gawin natin. May video akong ginawa dito sa burping at saka bleeding eh. Kung gusto nyo panoorin, hanapin nyo na lang sa ating channel. Lalagay ko yung link sa description box sa baba. Bah, parang ayos na yata. Teka, takpan na muna natin. Punuin ko muna. Punuin ko lang hanggang labi. Nagana pa naman. Pero parang matino na yata. Bah, nga! Loh! Ayun nang bumaba. Dati, pag pinisil mo ganito, tapos nirelease mo konti, pag danda mo pinisil ulit, wala na. Diretso na hanggang sumagad. Ayos na! Loh! Ayos na! Talis na. Ayos na! Ayos na! Naayos! Naayos! Eh, di ibig sabihin yun lang palang rubber. Yung rubber na yun, kulang lang sa buka para lumapat ng ayos doon sa bore, doon sa butas. Ayos na! Ayos na! Mas naayos ko pa kaysa taga-weapon. Joke lang. Nakatsambalaan tayo. Hindi ko nga alam kanina kung maayos eh. Wala naman tayo talagang ginawa. Hindi lang nalapat ng ayos yung goma. So, yun. Success! Ang saya ko. Bukas ng umaga, babalitaan ko ulit kayo. Obserbante natin to, kung ano, baka mamaya, ngayon lang ito nagano ng ayos, pero pagdating ng umaga, sira na naman. So, hayaan natin muna maka-overnight, tapos bukas ng umaga, babalitaan ko kayo ulit, itetest drive natin yung bike, at titingnan natin kung ayos pa rin yung preno. So, see you again mamaya. So, ito na mga idol, nakalipas na magdamag, at ayos na. Wala nang issue yung ating preno. Natesting ko na, pabalik-balik. Mas maganda pa nga yung agat niya kaysa dito sa front. Tapos kahit anong gawin kong pagpisel na kagaya ng dati, na pag nirelease mo, tapos pinisil mo uli, nawawala. Ngayon, okay na. Solid na. So, yung may mga nag-comment dati sa review natin doon sa video, na may same issue din. Yung ganun lang pala. Pwede nyo nang subukan o padala nyo sa mekaniko para maayos. So, hanggang dito na lang guys. See you again next time and drive safe everyone.